Trending na trending ngayon sa social media ng mga pansira ang super extreme bird na napakabilis. 1.3 ata o 1.4 ang speed nito, kaya iyan no, umunat na yung balahibo sa unahan ng ulo ng ibon niya dahil sa sobrang bilis niya. Kaya kung hindi kayo updated, panoorin ninyo ang bidyong ito. I-shout out na agad natin ang mga viewers natin at mga subscriber natin na nagsasakit na mag-comment pa, napakalaki ng naitutulong na ito sa ating channel. At sana hindi kayo katulad ko na gulong. Shout out din sa mga lodi natin na laging gulong tulad natin. At welcome na welcome dito kahit na sino sa ating channel. Maraming maraming salamat sa panunood ninyo mga lodi. At shout out din kay Chef Beryl dahil sa napakasarap at napakaraming palabok na ito. Happy New Year sa inyo mga lodi. Dito na tayo sa topic natin, yung trending na bulong-bulungan sa mga marites at tolits sa social media ng mga pansir. Pero habang ikukwento ko sa inyo yun, ay ito ang video ng eksaktong alas 12 na pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, saan pa natin kukunan yan? Edi dito sa loob natin mga lodi, at ma-check na rin natin kung anong epekto nito sa mga ibon natin dahil napakalakas talaga ng mga paputok at mga fireworks na naririnig ninyo sa background ninyo, at pinahinaan ko na nga. Nag-aalala tayo dito sa mga ibon natin dahil ready-ready na sana sila para sa SDR, pero baka mabingi pa sila dahil sa lakas ng mga paputok na ito. Batay sa ating nababasa, merong ilang mga pansir. Tatlo daw yun, dito daw yun sa NCR. What? Ito ang kwento, kaya sabi ko sa inyo, super extreme speed bird yung ibon na ito. Isipin ninyo mga lodi na napakabilis ng ibon na to. Dahil hindi pa na i-release, eh nag-clock na sila. Maaaring hindi lang isang taong gumawa nito, maaaring yung tatlo na yun ay magkakasagwa talaga. Sila ay sila, sina, pero hindi natin babanggitin yung pangalan nila mga lodi, lalo hindi pa naman verified tong information na to. Pero gaya nga nun sabi ko sa inyo, nagtetrending ito sa social media at may kalendaryo pa nga. Pero ayaw ko ding ipakita yung kalendaryo na yun mga lodi dahil nakakahiya. We will give them the benefit of the doubt. Hindi natin sinasabing guilty na sila dahil hindi naman talaga natin alam kung anong buong katotohanan dyan. At maaring gawa-gawa lang din yung istorya na yun. Pero sabi nga nung mga nauna sa atin, kung merong usok, merong apoy. Eh umaalingaw-ngaw nga at meron pangang kalendaryo na para sa 2023 mga lodi. Baka kayo napasahan na din yung kalendaryo na yun na mga nandaraya daw. Pero huwag muna natin silang hatulan mga lodi dahil hindi pa naman talaga natin alam o sigurado kung ano ang buong nangyari dun sa mga kwento tungkol sa mga taong iyon. Naku po, malapit na yung bagsak ng Quitis dito sa atin. Akala ko tatamaan na tayo. Binabantayan din kasi natin itong bubungan natin na plastic dahil kapag ka na mayroong lumanding dyan na Quitis at dyan sumabog, eh maaaring masunog yan dahil plastic lang yan mga lodi. Oh no. Bago natin ituloy yung kwento natin, ay check muna natin itong mga ibon natin. Mukhang okay naman sila at hindi na i-stress, pero hindi naman nagsasalita yung mga yan dahil baka nabibingi na sila dahil sa lakas talaga ng putukan, lalo na dun sa ibaba namin mga pikulo at mga sawa daw ang pinapaputok dun. Sawa na sinturon ni Judas. Yung Judas, eh ibon natin yun, pero ewan ko dun sa sinturon niya. Awit, napakaganda ng fire nung paputok na yon. Sawa na sa dulo ay atomic bomb ata. Pero itong sa lahat ng fireworks, itong nagustuhan ko, napakaganda ng view. Kaya lang wala tayo dyan. Salamat nga pala sa Net25 dahil sa napakagandang kuha na yan. Dito naman mga lodi, pagmasdan ninyo itong singsing na ito, yung oval ring na yan, meron niyang inner ring na copper na yaan daw ang isa sa ginagamit ng mga maaring nandaya. Kung paano nila nagagawa yun, eh huwag ninyong gagayain. Sasabihin ko sa inyo. Maya-maya na mga lodi, tingnan muna natin, i-check muna natin yung mga tuta natin dahil sa lakas ng putukan, nag-iiyakan na sila. Kaya napababa tayong bigla. 12:05 na ng umaga o hating gabi. Dahil sa lakas ng putukan, eh stress itong mga aso natin.
E gaano pa kaya yung mga ibon na naroon sa taas talaga, itong mga aso nasa loob pa ng bahay natin. Hindi natin alam kung ano epekto nun sa ibon natin. Later. Ayan ang epekto, mukhang naging dungo yung tuta natin. Tuta pa lang kasi ito na chihuahua. Bahag na bahag ang buntot niya, takot na takot. Oh no. Balikan na natin yung oval ring na yun. Yung mga allegedly lang mga lodi ha, hindi nila isinasalpak dun sa oval ring, yung copper. Kaya ang naiiwan na lang yung plastic. Ang ginagawa nila doon, kinikikil nila hanggang sa numipis. What? At kapag ka na manipis na, alam na ninyo na mahuhugot na yun. Sinasanay din yung paanong ibon. Kapag ka na doon na ilagay ang sticker, pabilisan na lang daw ng kamay yan. Yung sticker, kasama nung nakadikit sa singsing, makukuha na nila yun, hindi na mamalayan. Wala nang singsing yung ibon, nasa panshir na. Sa basket ng truck. Ganun daw ang ginagawa ng mga nanakaya. Oh, no. Kaya pala noong unang-una akong sumali sa SDR, nagulat ako mga lodi dahil yung nag-i-sticker, hinihila yung paanong ibon ko. Bukod tangi lang, yung naka-oval ring. Kaya sinabi ko nga noon kay Chef, sabi ko, pare, bakit ganun hinihila ng husto? Baka mapilayan yung ibon. Eh, chinecheck lang yan kasi merong mga hugot singsing na tinatawag. Pero tayo mga lodi, 100% hindi natin ginagawa yun. At dahil sa nakuha na nila yung singsing, yung oval ring, o kung anumang singsing yung kahit na yung bilog lang yun, na naroon yung sticker, anytime pwede na silang makapagpaklak. Kaya lang hindi nila alam na hindi pa pala nare-release yung ibon, eh nag-clock na sila. Kaya nagkabuko-buko. Yun naman, batay lang sa mga nababasa natin sa social media. Hindi natin alam ang buong katotohanan nun. Mga lodi, patulong nga pala. Kanina nyo pa nakikita yung FB page ni Master Julius Rabino, Master Mind Love. Patulong naman, paki-like and follow. Idamay nyo na din yung kay Fantastic Birds. Salamat sa mga gagawa nun. At dun sa mga hindi gagawa nun, salamat din dahil kahit papano nanunood kayo ng ating mga videos. Bago natin tapusin ang video ito, salamat nga pala kay Master Shawn Michaels. Hindi wrestler yun. Kaibigan lang natin yun na nasa Tropa Tids. At sa mga tropa ko na naroon sa GC namin sa Tropa Tids, meron silang mga pangako para sa New Year na ito. Lahat ng masasamang bisyo, aalisin na nila. Isa lang daw ang hindi nila kayang alisin. Pare-pareho sila. Kung ano yun, eto na mga lods, yung pagsisinungaling. Joke lang mga lodi, salamat sa panunod ninyo. Maraming maraming salamat muli. Bye!